bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Magandang gabi po ng Miyerkules sa inyo lahat mga kaibigan. Naku, pagpasensyahan niyo ng aking boses ngayong gabi. Kumanta ho ako ng napaka-tagal. Ayan, kumanta talaga yun, no? O kaya nakapag-chikahan, ayan. Pero mamaya ho, may mga dagdag pa akong chika mga kaibigan. Because it's Wednesday tonight, no? Midweek, ang bilis ng araw. Loobin po makasama ho natin sa kalawatuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday, ang ating pong Wednesday coach, na si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. You got it right. Oo, syempre, usaping pang siguro pa rin tayo kahit 2023 na tuloy-tuloy ho tayo sa pagbibigay ng mga impormasyon, mahalagang detalye sa inyo mga kaibigan kaugnay po sa usapin ng pangsiguro o insurance. Ayan, policies, etc. Kaya kung may mga tanong kayo, pwede nyo naman sa aming i-email o kaya naman po ay iligay nyo dyan sa comment section po ng ating Facebook Live, no, over DWIC. Anyway, mga kaibigan, welcome po muna sa ating programang Dear Ate Juday. Kumuda na naman ako, nagsimula na naman. Present po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At syempre, nais ko na kayong pasalamatan. Pero una, tigit sa lahat po ang ating Panginoong Diyos, no. Sa pagkakataon na tayo po yung muling makapag-broadcast dito po sa DWIZ, ayan, 882 dito pa rin sa hindi lang may todong lakas, o diba? Karugtong lang din naman ako yun. Ayan. And sa mga kaibigan, ano, bago sa ating maraming chika, bago sa ating maraming greetings for tonight, no? Inayos ko munang dakuan po muna natin ang ating unang segment, ang nasusulat. Sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kawikaan 19:17. Yan mga kaibigan, ang pagmumuni-muni natin ngayong gabi dito po sa ating programang Dear Ate Juday. Opo, at pagpasensyahan nyo muli ang medyo husky voice. Wow, husky! Spell. Husky voice ng inyong lingkod, ng inyong Ate Juday. Ayan. Oo, sana bukas wala na to. Oo, ay ngayon ay medyo, kagabi okay pa eh, no? Pag lumalabas talagang sobrang marites ba to? Hindi, joke lang yan, mga kaibigan, ha? Oo. Pero ngayon, nice ko kayong i-welcome muli, ha? Sa pamamagitan po ng Facebook Live ng DWIZ, ng YouTube channel, and of course, ang ICTV. Ayan, the news company. Kami po ay nasa Channel 72, sa Sky Cable, at TV Plus, Channel 27. Ayan. And so, eto na nga, no? Nice nating batiin ang happy birthday today. Ang aking high school classmate na si Lenny Navarro Ong. Ayan. Ang tawag namin dyan, Lembong. Oo. Yun yung kanyang nickname eh. Oo. Leonor Navarro Ong. Ayan, si Lembong. Ay, wait yan. Oo, ang ganda. At saka, may doktor na rin anak. Pati yung bongga, no? Nakakatulong din sa sambayanan. Ayan. Happy birthday sa'yo, Lenny. At syempre, nais din nating batiin ng happy birthday si Manong Joe Salderiaga ng Meralco. Manong Joe, happy birthday sa inyo. Wish namin ang inyong malakas na kalusugan, na mabuting kalusugan. Ayan. Para po patuloy kayong makapaglingkod pa sa bayan. Ayan. Sa pamamagitan po ng Meralco. Ayan. Oo, eto na. Kanina nabanggit ko mga kaibigan, ano, yung high school classmate ko.
na si Lenny Ong. Pero yung iba ko pang classmate, no, itong aking grupo, ang JV, kaya ito na naman ako. Kung ako natapos kagabi, ayokong patapos talaga. May mga kwento pa ako kagabi kasi, no, yung mga naalala ko lang eh. Ito yung ilang ba sa mga detalye. Nais ko munang batiin si Andre Abaya, ang guwapong-guwapong panganay na anak at matalinong anak. Wow! Oo, ng aking BFF din, ano, si Fiscal Concepcion Trinidad Abaya. Ayan, isa yan sa JV. Kuminit ko yun kagabi, no, na paulit-ulit ko namang naikikwento since sobrang overwhelmed din ako eh. Dahil nakakatuwang mapag-usapan yung, actually, hindi na yung buhay namin noon eh, no. More on buhay na ngayon ang napapag-usapan at... alam mo na, konting payo, syempre, awat tulong ng Diyos para mas gumaang ang pakiramdam ng isa't isa. May mga, lahat may pinagdadaanan, pero sa awat tulong nga ng Diyos, eh, gagaan because ibinigay na natin sa Panginoon, eh, diba? Oo, yung mga struggles and challenges talagang kahit kailan nandyan, eh, no? Pero talagang... ito yung ilan sa mga instrumento ng ating Panginoon, ano, para makaagapay ka sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Yung mga friends mo, namiminsan mo lang makita, pero nandyan din at nagpe-pray for you, di ba? Kaya nung nagkita-kita, sobrang ingay. Kaya humanap kami ng, baka pwede kami dito sa isang lugar. Bagaman dapat lang ho kami, kasi dalawa ay hindi nakarating. Nahirapang magbiyahe, yung isa galing ng UK, yung isa galing, manggagaling ng UK, isa manggagaling ng Canada. Anyway, eto na nga. Mm-mm. So, si Andre Abaya, thank you Andre for driving for us, no? Ayan, si Andre po ay grade 12, dyan sa, dyan lang naman. Simpleng eskwelahan lang din eh, kasi hindi mo masyadong matalino tong batang to, no? Philippine Science High School, dyan sa... QC, ayan. So, keep up the good work, Andre. Ayan, ha? Huwag munang girlfriend muna daw, sabi ni Mami, tsaka ni Daddy. Huwag munang mag-aasawa. Kasi very, very bright future ahead, eh, no? Sa batang ito. At sa din ng aming mga anak na napagkwentuhan namin, ano? Yung dalawa nga, eh. Sabi ni Evelyn Ventura, batang. Ito yung talagang in-meet namin kasi hindi naman siya taga... nasa US na siya eh, no? Eh, 2 weeks lang yung bakasyon nila at ang flight nila ay bukas. Uy, Bebang, ingat ka ha. Nako, ingat kayo. Bukas ng hapon, Thursday. So, may mga ilang errands lang sila today, no? Ngayon maghapon daw, hanggang bukas siguro ng umaga. O, kasi 2 weeks lang talagang in-squeeze niya. Makita niya lang talaga yung pamilya niya. Kasabay na ho nung pagluluwag nung... travel restrictions, ano. Anyway, dalawang araw daw absent yung anak niya. So, medyo yung anak niya eh hindi medyo. Hindi talaga nakakasalita ng Tagalog at nakakaintindi. So, English lang. So, parang sayang yung dalawang araw pero wala naman silang magawa because higpitan din ho ng flight, diba? O, hindi ko alam kung yan din ay naapektuhan siguro nung ano, nung glitch din, ano. Itong nakalipas na January 1, no? Pero, eh, ang mga otoridad naman pa'y gumagawa naman na ng paraan, no? Para maibsan tong problema ito, no? Na nangyayari pa mismo sa unang araw ng 2023. Sinasabi ko nga sa newsroom, mga kaibigan, ano? Na, naku, oh, haya, sabi ko dun sa aming isang writer, meron na kagad tayong, ano, pang year-ender. Imaginin mo, ang year-ender, ina-airin natin, ano? Uy, salamat sa mga nanood, ha? At, nag-monitor po ng aming year-ender December 31. Pero ito, first day of 2023, may malaking kaganapan na agad. So, may nark na ho namin sa aming calendar yan. At kung sino man ang matotokang gumawa ng stories, big stories, ano, ng Enero, eh, tsaka hindi mawawala yan. Suwak na suwak. Yan ho ay nagmarka na. Oo, eh syempre, unang araw, dapat relax tayo, enjoy, ganyan. Pero na-stress ang libu-libong mga pasero, no? At yung mga kababayan because canceled flights, ilang araw na yung iba. Diyan sa NAIA, no? Kita nyo naman, no, yung blow-by-blow coverage ng aming Patrol 45 Raul Esperas, no? Eh talagang makikita mo yung
hindi lang na i-re-report, ito talaga yung insidente, no? Ito talaga yung pangyayari, no? Na medyo, sabi nga ni Patrol 45, no? Raul Esperas, eh, talagang nakakawa yung sitwasyon, lalo sila nakikita nila, no? Because they're reporting from there at yung mismong sitwasyon. At sabi naman ng mga airlines, eh, nag-aayos na sila ng mga flights and in the coming days, so ay magiging normal na ang flights. Especially, may bahay kahapon si Ma'am, ano, no? Si Ma'am Shell Villaluna, the spokesperson of Philippine Airlines, no? Sabi niya ay, hopefully today talagang okay na lahat. O di, let's pray na mag-normalize na lahat ng flights at maayos na po yung mga naapektuhan ng tinaguri ang technical glitch na ito sa NAIA. Ayan. Anyway, mga kaibigan, ayan, lumawig na ako. Sabi ko lang, bebang, ingat kayo ha. Naku, hindi na tayo magkikita for sure. Pero, naging masaya naman ho yung aming kwentuhan. Mga balik, ayan, yung aming reunion. Ganyan sa GC nga, umatikabo yung ano eh. Yung pagsasend ng pictures, no? Na naiingit yung dalawa kasi malayo sila. Pero, hopefully daw looben, no? Ngayong taon, eh, makabalik sila. Well, for sure, kung kailan naman yan, no? Ngayong taon, di natin alam. Basta, meron na naman kaming reunion yan, sigurado. Kahit sino sa kanilang bumalik, o sabay si Touch Bear, di ba? Yung isa naman na wala. Because, bumalik na nga ng America. Anyway, yan ho naman. Eh, ganyan din naman na experience nyo for sure, eh, no? Di ba? Kaya nga, ito yung pinakamagandang, the best time of the year, sabi nga na parang super holiday mood tayo, no? Lahat meron. Even sa mga hindi na sa magkakaklasa, sa mga pamilya, no? Na magkakalayo, di ba? Yan yung best time talaga na nagre-reunion. O kasi busy ka na the whole time, the whole year. Eh. Busy ka. No? Pero itong buwan na ito, itong December, yeah, November, talagang yung iba, bibigyan mo ng oras kasi yan yung, sabi nga natin, the best time, no? Best time, as in. Diba? Na reminiscing ba? Reminiscing. Tapos, yung talking about plans for the next year. Yung mga ganon, di na ako magsusungit. Oo, pag nag-text sa ganito sa ating GC, lang nag-PM, sasagot agad. O huwag mag-left the group. Sorry, ganon. Meron ba? Ha? Engineer Daniel, may nag-left the group ba? May mga ganon. May iba nag-left the group na yun kasi feeling naman nila. Ngayon, syempre, yung iba, pagka kunwari, yung group chat, pang-office. Eh, hindi naman na siya din nag-work. Kung nag-resign na, hindi na siya part ng grupo, eh, hindi na. Oo, alis na siya. Siyempre, mag-left the group na. Ano pang gagawin niya? Diba? Oo, pero it doesn't mean na doon na natatapos yung communication. Diba? Kasi meron pa rin namang text. Pwede ka rin namang tumawag, mag-call, mag-update, no? Diba? Although, ang pinakamadalas na natin gamitin ngayon, Messenger, Viber, di ba? Kung sa Viber, carry yun. Para mas, alam mo na, di ba? Mas medyo teki-teki lang. Oo. Oo. Pero talaga ang gamit natin ay Messenger, no? Mm-mm. Anyway, ayan. So, yun lang ho. Napakasaya ng aming reunion, kaming apat. Si Ana Malapit, ako po, yung lingkod, si Evelyn Ventura Batang and Concepcion Trinidad Abaya. Siyempre, yung aming laging sinusuong yung aming prosecutor eh. O, ikaw na makapag-usap. O, ikaw makapag-ganito. Oo, ayan eh. Ano lang yan eh. Malumanay pero nasa katwiran dahil gamit ang batas. Wow! Makapagalitan ako. Ikaw naman, pinanduman na naman. Ganyan-ganyan. Ne, proud lang ho tayo sa mga, alam mo yun, proud ka sa sarili mo na mga narating din, no? Sa awa tulong ng Diyos ng iyong mga friends, ng iyong pamilya na rin kasi yan sila sa akin eh. Eh sa inyo rin naman mga kaibigan, di ba? Yung mga friends na, best friends natin, mga BFF, mga beshies, bahagi na rin ng pamilya, magkakakilala na yung mga nanay nyo, kapatid nyo, di ba? Yung mga ganon. Pero yun, masaya ho at sana maulit muli, sabi nga sa GC namin. Sana maulit, ano, yung reunion na
parang kagabi nga din binanggit ko sa inyo, ayaw din namin maghiwalay din sana eh. Kaya lang, wala kaming choice, kundi may trabaho. Kagaya ko, ayan, minalatuloy ako dahil, oo, kagabi okay pa ako eh. Okay pa itong naibuhos ko eh. Pero ngayon, parang nung pinahinga, no, ito na lumabas na. Anyway, mga kaibigan, yun lang ho yung ilan sa mga kwento ko. Ano ba ito? Ba't gumagalaw pa likod ko? Eh, masaya lang ho ako talaga. Pagbigyan niyo na rin ako, di ba? Oo, sabi nga natin lagi tayong good vibes. Anyway, naku, ito na. Oo, oh, don't forget to watch us till showing ang Mama Sapano. Mama Sapano, the movie. Now it can be told. Mama Sapano, now it can be told, the movie. Ayan. Yung iba sabi niya, Mama Sapano, iba, Mama Sapano. O whatever, basta yun yung hatid sa inyo ng Boracho Films at official entry po sa Metro Manila Film Festival 2022. Metro Manila Film Festival, yon. At nais nating i-plug na rin, ano, because meron na lamang few days, so you can catch them at two slots, ayan, two time slots, ayan, na ibig ko sabihin. From 5 and 6. Tama ba ako? Ah, 6 to 8 pala. January 6 to 8 because yung ngayon nila hanggang ngayon yun eh. Yung kanilang December 30 until January 4 hanggang ngayon yun. Pero, oo, patapos na ngayon. Oo, mas kuha na lang kayo ng ticket nyo sa Friday, ayan, bukas wala sila ha, Thursday. Friday, January 6 hanggang 8 po. Last day nila yung 8. Oo, ng kanilang showing. Ito yung, sabi lahat daw, binigay mo na, hindi mo pa binibigay kung ano yun. Ito na nga po, Super American Circus Philippines. Ayan. Meron ho silang matinee show, no? 3 p.m. at saka merong 8 p.m. So, dalawa yan. So, less than 2 hours lang yan. Mabilis lang ang mga pangyayari, pero nakakagimbal. Amazing, exciting, ano bang, oh whatever. Basta kakaiba ang show na ito. Super American Circus PH. That's January 6 to 8 na lamang po, no, sila. Over the weekend na lang sila ngayon dito, no? 3 p.m., 5 p.m., Super American Circus Philippines. Diyan po yan sa Newport World Resorts at pwede kayong bumili ng tickets. Yung tickets nila, binabaan na nila because ano ba ito, pamasko na lang ng Super American. Oo, although talagang maganda, it's really worth the ticket price, no? Hindi lang, mas mataas pa yung original nga nila, di ba? Ang ganda. Ito talagang mas maganda. Oo, kasi binabaan na nila yung ticket eh, pero you get the same quality, no? The same spectacular show. Less than 2 hours, ayan. Super American Circus sa Philippines. You can get your tickets at SM Ticket Outlets. SM Ticket Outlets, ha? At sa gate, pwede rin. Diyan, bago kayo pumasok dyan sa Newport World Resorts Theater. I think nasa third floor yun, second floor. I-check nyo na lang, may mga ano naman sila doon, yung mga guide naman sila para ho makapunta kayo, makapanood at syempre kahit na new year, mas magandang pabongga. Diba? Yung Super American Circus PH, grabe, ako inabigyan ng pagkakataong makasilay sa ganitong spectacular show. Oo, eh parang sa tanang buhay ko, ilang beses lang ako nakanood ng ganito. Ito yung pinaka-the best talaga. Oo, ang ganda ng, basta, ayun, manood lang kayo, baka sabihin niya na, naman si Judayo, Ate Judayo, hindi, para lang magkaroon kayo ng konting idea lang, ibang-iba ang Super American Circus Philippines, ayan. Okay, ulitin natin ha, mark your calendars po, January 6 to 8, that's their last performance dates, yan. January 6, 7 and 8, Friday, Saturday, Sunday. Oh, kailangan isama nyo na yung pamilya nyo. Nako, hindi kayo gagastos ng malaki, mag-e-enjoy pa kayo. Pa kayo, diba? Konting
I mean, it's really worth the price, no? More than pa nga, sabi ko nga kanina. Yep, ulit-ulit tayo, ha? 3 p.m. and 5 p.m. you can get your tickets SM Outlets or mismo sa gate na lang. Kung hindi kayo magkasundo, kung anong kukunin yung kung saan banda kayo lugar, doon na kayo sa gate bumili. Ayan, para sigurado na din. Although sigurado naman sa SM Ticket Outlets, no? Pero kung undecided ka ba until the last minute, eh pwede mong doon ka na lang sa gate bumili, ha? Diyan sa Newport World Resorts Theater. Ayan, so maganda talaga. So, mag-enjoy talaga kayo ng bonggang-bongga. Anyway, mga kaibigan, eto na nga, eto na. Oo. Nais nating batiin at pasalamatan. Siyempre kayo, mga kaibigan, kala nyo, no? Hindi pa tapos ang unang bahagi ng ating programang Happy Jedi. Nais nating pasalamatan ang mga nakakasama po natin. Alam kong nandyan kayo sa pamamagitan ng Facebook Live, ng YouTube channel at ng ICTV. Oo, salamat at hello sa aking BFF, Remedios Bustarda Escaro, thank you. Kay Sir Marlon Benavides, kay Angelo and Mama Emma Redaha, kay Kuya Nelson Malinaw, kay Ma'am Tizan Roman, kay Ma'am Ning Abseda de Leon, salamat po. Kay Sir Ramon Abadillo, kay Ma'am Susan Jeronimo, kay Ma'am Andrea Jong, Ma'am Andrea. Oo, kay Takits naman, bago ka umalis ha, thank you. Kay Ma'am Annette Allegri D, kay Ma'am Zoraida, kay Ma'am Marlene Memaloto, kay Ma'am Linlina Reneta, hello po sa inyo, kay Miss RG Chell, kay Sir Jerry Villar Esguera, kay Sir Alon Haylon, kay Sir Martin Aliling ng Imus Cavite, kay Ma'am Aileen Giang Castro ng Dubai, ayan. Of course, kay Justice Alex Cruz, no, ang chairperson po ng Governance Commission for GOCC sa Angino at ang kanyang may bahay, si Ninang Evelyn Quiroz. Ayan. Salamat po sa pag-monitor, no? Kay Sir Rex ng Laguna. Hello, Sir Rex. Kay Sir Anjo Bioko. Kay Brother Delio Sulax. Thank you po. Kay Renal Sacrominil. Ayan. Kay Ma'am Girly Canlas. Kay Ma'am Algy Francisco Bobon ng San Andres Bukid, Manila. Kay Ma'am Zoraida Calumente. Kay Ma'am Marlinda Constantino Ibanez. Ayan. And of course, ating SMFI, SM Foundation family. Tita Neni, thank you so much po ulit. Kay Sir Neni Regino, who's now in, still in Australia, enjoying, the holidays pa rin, no? Siyempre, pag hindi mo kasama, talagang susulitin mo ang oras, eh. Ayan. Hello, Tita Neni. See you soon. Ayan, si Sir Vic Chan, si Ma'am Connie Angeles, si Ma'am Christy Angeles, si Sir Dolphin, si everybody else, si Ma'am Lin Lansang, si nag-isip pa talaga, nakalimutan ko na kasi. Yung iba, hindi lang naano sa, ano, si Ma'am Linda Ataide. Ayan, thank you po sa inyo, ha. Of course, thank you rin sa ating hosting, syempre. Kiki Sir Cez Cabiles, no, yung sa ating mga magagaling na account executives. Thank you, sir. Ayan, alam mo yan. Mm-mm. At yan ang mga kaibigan, ha. Unang bahagi pa lamang po yan ng ating programang Dear Ate Juday. At syempre, sa ating pagbabalik, iloobin, makapiling po naman natin si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio ngayong midweek episode po ng Dear Ate Juday. Magbibigay lang po kami ng ilang paalala at magbabalik po kaagad ang inyong lingkod. Siyempre dito po sa programang Dear Ate Juday. So huwag po kayong aalis. Ate Juday. Okay, balik tayo mga kaibigan sa ikalawatuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday ngayong Miyerkules ng gabi. Aba, parang lumakas yung ano ko, boses ko. Wow, na-excite. Siyempre, nandyan po sa kabilang linya ang ating coach every Wednesday, may-ari ng Wednesday night dito sa ating programang Dear Ate Juday, si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Coach, good evening! Hi, Ate. Good evening. Welcome back. Welcome back. Oo. Nag-checklist ang mga listeners natin and viewers. Yes. Charot. Oh, pero sana Happy New Year. Ayan. Bago ang lahat, Happy New Year po. At Happy New Year sa'yo, Ate, at sa ating mga
loyal na mga tagapahinig ng ating Year After July na program. Of course! At syempre, dahil ngayon ay January, eh mag 1 year na tayo, anniversary natin. Diba? Actually, sabi ko nga kina... First salang ko po, January last year. Yes, sabi ko nga coach kina ibang coach natin, ano, Coach Jojo Echeverry, tsaka kay Coach Veronica Mendoza Pado nga, no? Na alam nyo ba na ang anniversary natin ay January 18? Naku, yes. Si Coach Andy pang nagpaalala sa akin. Tanda ko diba? Po yun, one day after ng aming anniversary. Yes, I know, right? Kaya naman, advance happy anniversary muna sa inyo. Salamat po. Diba? O, ilang ling... Next week na lang, 2 weeks na lang yan eh, no? Bilis ng araw talaga, no, Coach? Opo, next, tama ba? Basta mga next Monday. Next week. Oo. Next week pala. Oo. Ayan. Anyway. So, kumusta naman ate ang ating new year? Oh, ito. Siyempre, awa tulong na yung Diyos. Naka-survive tayo sa buong taon, ano? Magamat maraming... At naitawid natin ang 2022 na sa 2023 na tayo. Diba? Pero, sabi ko nga, Coach, kanina, no? Kinikwento ko, pati kagabi rin. Kasi kahapon, nagkita-kita kami ng aking mga high school BFF. So, apat lang kami kasi may dumating... from US. So, 2 weeks lang yung bakasyon nila, nilang mag-anak. Actually, dalawang anak niya, tsaka siya. Yung asawa niya naiwan pa sa Amerika. 2 weeks lang, isiniksik niya rin kami. Kasi syempre, ang tagal niyang hindi naka-uwi. Siguro like, yes. Even before pandemic talaga eh. Kasi takot na takot din sila sa pandemic. Oo, mga 5-6 years hindi siya naka-uwi. So, na-miss niya yung pamilya niya, lalong-lalo na syempre yung nanay niya, di ba? Hindi naman niya kasama palagi. Eh, kahit na mga ganitong season natin, you know, understood na yun, it's really for the family. Yes, our loved totoo. Actually, hindi naman kami naghihingi na, no? Parang, uy, nandito ka, kung pwede lang tayong magkita-kita, di okay lang. Eh, siya naman ang nagsabi na pwede kayo sa ganitong araw. Eh, syempre, pwede kami. Parang, yes, alam mo yun, ayaw mong matapos yung gabi, no? Because, sabi ko nga, hindi lang yung nireminis namin yung, hindi namin nireminis lahat yung nakalipas na pagsasama namin for the last 4 years na high school kami. Tapos and beyond, no, na naging magkaibigan na kasi kayo, pamilya na, no, because best friends ka, BFF, no, beshies, ika nga. Yung parang, yung sitwasyon na namin ngayon ang pinag-usapan namin na hindi ako magmamarites, pero maganda yung mga nagkatulungan, alam mo yung magkakatulungan kayong mag-pray pa for each other more, no? Opo. Because alam mong, to uplift each other's, ano, you know, morale and... Yes, kasi nakikita mong, na nalaman mo na, ay, may pinagdadaanan pala to, na hindi niya sinasabi, yun lang yung pagkakataon na sinabi niya. Di ba, alam mo yun, kasi hindi naman kami nakikita, di ba, even kayo siguro ng mga friends mo, di ba? Mm-hmm. Ako, yun pala yung mga ganyang... meet up, ganyan. Parang kanina, earlier today, kanina pong mga tanghali. Nakausap ko din yung isa sa mga closest friends ko sa insurance. She's based now abroad. Mm-hmm. So, medyo, parang ganyan. Nagkakwentuhan kami ng mga, nakapag-open up siya ng mga kanyang saloobin. I think open up is the term. Yes, ganun. Ano? Paano ko ba siya i-describe? Mahirap kasi nasa malayo siyang lugar. It was an online call. Yeah. And at the same time, I feel better for that person din. Kasi at least, diba? What technology can do for us. Yes. Hindi mo kami nakita in person. At least may ganyan, ano? Hindi man kayo physically in touch, pero nakikita mo siya. Right at that very moment, no? Kasi may video. Well, diba? Kasi imagine mo, 10, 20 years ago, I don't think that will be possible. Diba nga dati, mga OSWs, dati voice tape pa, diba? Oo. Sa voice tape pa, nakapag-curve. Tapos yung sulat mo, coach, no? Kailangan ipadala mo ng October para ma-receive on December. Ganyan ginagawa ng tatay ko eh. At saka pag ano, ang tawag pa dati is long distance calls, right? Yeah. Hindi pa overseas call, dati long distance. Long distance talaga. No, hindi naman lahat merong landline phone before. Correct. So, pumunta pa sa mga kapitbahay na meron to make a phone call. Right. Those for the, gosh, di ba? Lagi nung narating nung usapan natin. Ito yung ikamustahan lang naman because New Year na, you know? Eh, sobrang na-excite lang ako, coach, kasi nakita ko yung, ganun pa rin naman sila, ang gaganda pa rin naman nila, no? Actually, like you, ate. I thank you. Apat kami. Yung dalawa kasi, wala rito. Sabi nga nila, hintayin nyo kami. Yung isa nasa Canada, yung isa nasa UK. Isang ka.
Tapos may gulo pa tayo sa naiyan ng bahagya, no? Kumusta na ba yun, ate? Okay na ba yun? Grabe. May mga, inaayos naman syempre, wala namang may gusto, coach, no? Diba? Opo. Kaya lang, yung inire-report lang, like ni Patrol 45, yung nangyayari talaga, kung ano yung nakikita mo doon sa loob. Mm-hmm. Pero, speaking of airport, ate, naalala ko, I think in one of our previous episodes, yes. Nabanggit ko to na meron tayong naging kliyente sa life insurance, no? Nung nag-meet kami sa airport. Ayan, yeah, dyan, sa Naiya. Doon kayo nagpirmahan kasi dapat dito eh, no? Yes. Dito sa Philippine soil. Paalis na rin siya doon eh. Uh-oh. I think paano din yun, ate? Mga papasko na din po yata yun. Siguro mga November. So dami din mga tao. Ganyan kaya talagang sigla ko siyang naalala. Hindi inaasahan, pero sabi nung iba, dapat na iwasan. Diba? Oo, sana. Diba? Kasi ang laking permission ng sa mga tao. Hindi sa tao. Alam mo, 90%. Oo, naisip na doon, coach, no? Yung iba na, yung pauwi na because tapos na nga yung ano nila, yung bakasyon nila, no? Mm-hmm. Na, yung pauwi na yung may mga contract. Na ano yun? Eh, dapat expected ko, January 2, nandun na sila. Speaking of dyan sa airport na yan, sa naging problema natin dun sa airport, ma-segue ko lang, no? Mm-hmm. Imagine mo na lang kung halimbawa, buti na lang wala akong naging ganun case. Paano kung ako ay, I mean, taga life insurance ako, yes. Paano kung meron akong clienting parating? Imagine, no? Remember, kasi when they apply for a life insurance policy, they have to be here in the Philippines, no? Kung dito pa sa Pilipinas nag-a-apply. So imagine mo kung meron kang kliyente tapos na-aberya yung kanyang flight. Nandun ka na, naghihintay ka para magpirmahan ka. Wala lang. Naisip ko lang paano dahil nga doon sa mga ganong klase ng mga concerns. Siyempre mag-aalala din na dapat effective na agad yung ano mo, di ba? Yes. As soon as because you sign the contract, di ba? Future forward kung makapag-isip, paano kung ma-accidente? Paano kung mag-effect? Siyempre. Hindi nga natin alam ang buhay, di ba? Coach, no, paulit-ulit tayo. Pero totoo to eh. Talagang hindi mo alam ang buhay eh. Yes. Kaya nung, actually kasi nga ate, di ba sabi ko sa'yo, bihira na ako ngayon manood ng talagang buong news program. Madalas mga headlines na lang ang binabasa ko ngayon in certain platforms. Mm-hmm. And nung nabasa ko yung headline na yun ng balita, ang una ko na uistep, syempre, since nasa industry nga ako ng insurance, yes. Yun. Uh-huh. Paano kung meron kang client na parating? Mm-hmm. At alam yun, talagang pipirma na lang kayo. Kasi hindi pa matuloy-tuloy kasi nga naaberyahan pa. Mm-hmm. Diba? Tapos paano kung pinakamasaklap, no, yung mga what if, no? Paano kung naaberya siya tapos na-stuck siya dun sa airport sa ibang bansa and then something happened? Diba? Napakasaklap na, mm-hmm. Oh my goodness. So, I mean, why we are saying this? Okay, yes. It's not to make panakot. To make panakot, no? Hindi para manakot tayo. But, you know, for people to realize na a lot of things can happen in a snap of a finger. Yes. Tulad nun, nagkabaray sa airport. Wala namang may gusto nun. Wala namang nakakaalam naman na mangyayari yun. Oo. Diba? Grabe no, naiko-connect natin yung... yung sinasabi natin na kasama yan, coach, sa mga hindi inaasahan talaga. Yes, eh. Because it's really very relatable. Pero, I mean, in my industry, ate, yes. At the nature ng trabaho ko sa insurance, may isip at may isip mo talaga yun. Kasi, especially if you're just, you know, it's a matter of just signing off the document. Hindi na ready na lahat, no? As in, yung pirma mo na lang. Yun yung mga what if, eh. Yun yung mga what if na ayaw nating mangyari. And Oo. The same way na in the future, what if magkasakit ka? Or what if na-accidente ka? Oo. What if yung nangyaring masama, tapos wala ka nung ganong protection, di ba? Mm-hmm. So yun yung mga what if na gusto nating mga maiwasan. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung saan or kailan mangyayari. Yes. But, kung nagawan mo ng paghahanda ahead of time, yung mga what if na yun, kahit pa paano diba? Mag-situation. Yung sinasabi nga natin, coach, eh, hindi inaasahan, pero maiiwasan. Yes. Diba? Hindi inaasahan, pero kung dumating na yun, eh, nakahanda ka. Yun nga. Diba? Kaya, although may kasabihan din, diba, ate, na we can never be prepared for any accident tragedy na mangyayari sa atin. But at least, nakapaghanda ka kahit papano kesa dun sa nothing at all. Yes, hindi naman natin iniisip yung coach na sana walang mangyaring ganun talaga, no? Opo. Sana walang mangyaring ganun. Sabi nga nila, di ba, yung iba, ay okay na akong magbayad ng insurance, basta wag lang din sa akin mangyari. Kaya lang, at the end of the day, hindi naman natin kontrolado ang lahat. Kaya nga, kung may ganyan na insurance mo, edi kahit paano,
meron kang sasandalan, di ba? Opo, opo. Mm-hmm. Kumbaga, I mean, for the last, you know, the entire 2022, we were talking about bakit natin kailangan kumuha ng insurance. And for the benefit of our listeners na, I mean, mga nakikinig sa atin ngayon, for this year, we will not change anything. Mm-mm. Nako, saglit. Ha? Eto. Yun yung binabanggit ni Coach. Walang babaguhin. Tama ba ako, Coach? Teka lang. Ayan. Saglit, ha? Oo. Teka. Ayan na, Coach. Okay na. Ayan na, Coach. Alam yun na. Ang ating ay, connection ayan, problem. Ayan, oo. Hello. Nga. Ayan, very good, Coach. Malinaw po. Saglit na, saglit na. Sorry oo. Na po. Malinaw naman. Sa mga listeners natin, ganyan po tayo. Live. I'm so sorry. Yes. Anything kung goes. Kung baga, anong term? Glitch. Yan. Like, ayoko nang pa-spell sa'yo, tayo. Coach. Ha? Huwag na nating i-spell. Alam na lang lahat na yun yan. Yes. Diba? So, yun yung... Ayan, nakabalik po. Ano isipin natin kanina, ate? Yung tungkol sa wala kang, wala tayong babaguhing... Yeah. Hindi natin babaguhin yun na kada meron tayong kwentuhan, talakayan na ganito, yung Miyerkules ng gabi, yes. Lagi natin ipapaalala sa kanila yung kahalagahan pa rin ng life insurance, kahalagahan ng paghahanda for the future. Kasi... Again, hindi natin alam kung ano yung mga what if natin in the future. Right. And yung in the future niyan, hindi natin alam kung kailan. Diba? Mamaya, like 2 minutes from now, tula doon kanina, bigla tayo naputo sa linya, di ba? Yes. Or yung bang future na yun, it could be bukas, mm-hmm. or next week, or next right. month, or next right. year, or 10 years from now. Mm-hmm. Still, it doesn't make any difference. It's still in the future. Mm-hmm. And in the future, yun yung dapat natin pinaghahandaan. Yeah. So, yun po yung gusto natin iparating sa mga tagapakinig natin na ganun pa rin, ipagpapatuloy po natin yung advocacy natin. Always share with them the value, the benefits of having life insurance policies in our lives. Para, hindi lang naman para sa sarili natin, but most importantly, really for our loved ones. Para ayun. Sa mga pamilya po natin. Mm-hmm. And so, Coach, invite na natin sila, no? Dahil New Year ngayon, baka merong mga tanong pa sila, yung mga hindi pa naka-experience ng Wednesday yes. night dito sa Ate Jedi. Go ahead, Coach. Yes. So again, no, bago tayo magpaalam, Happy New Year po din sa ating mga tagapakinig. Maraming maraming salamat for the past year. Nakasama namin kayo ni Ate Jedi sa journey na to. And again, as usual, if you want to know more about life insurance, you can search for my name online. It's Andy Christine Bautista Ambroso. Or get in touch with me sa aking numero na 0917-716-2418 or better yet, may pandagdag tayong ano ngayon, information wow, natin. Go ahead, mag-message Coach. Po kayo sa Facebook page ng Dear Ate Jedi. Yun! Pwede po niyang i-endorse sa akin yung inquiry. Oo! So, yun. Again, uh-oh. Maraming salamat po and Happy New Year po sa ating lahat. Bye, Coach! Ingat! See you bye. Soon! Bye! Good night! Bye-bye. Good night! So, yan po mga kaibigan ng ating coach for tonight. Ayan, medyo hindi naman siya, nag-session din naman siya, no? Bahagya lang yan kasi nagsisimula pa lang naman din ang taon. Pero kung may mga gusto na kayong itanong in advance, ibinigay niya na yung kanyang contact details para ho naman na makapagsabi na kayo in advance din. Ayan, at syempre, kung matatanggap niya ho yung kung ano man yung inquiry niyo, yun po yung i-discuss niya sa mga succeeding Wednesday po dito sa ating programang Dear Ate Jedi. Samantala, dako na po natin mga kaibigan ang ating segment na nasusulat. Or, no, ito pala, nasusulat kanina yon dahil pambungad natin yon. Ito ang ikalawa nating segment, ang gabay natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Yun o! Oo! Anything goes talaga pag live, diba? So yun po yung Filipos 4:6. At syempre, dyan na po nagtatapos ang ating Wednesday edition, Wednesday ng programang Dear Ate Jedi. Una tigit sa lahat ang ating pasasalamat muli sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na tayo po ay makapag-broadcast for the third night this week, diba? Ayan, salamat sa ating
Coach, na pinagbigyan pa rin tayo kahit medyo may meeting. Umis ka po na naman sa meeting, you know? Si Coach Eddie Christine Bautista Ambrosio. At hopefully, no, makasama na natin siya every Wednesday na pag gumaanggaang ang kanyang schedule. Yan. Pero pag carry naman niya, talagang go siya. Yun. At even yung iba pa nating coach, you know? Alright, salamat din sa ating mga bossing. Siyempre, kay Boss D. Edgard Cabangon, kay Boss Randy Cabangon, kay Attorney McNeil Rante, kay Sir Vic Leon Lima, ang ating station manager, no? Kay Director Bert Mozo, kay... Ang dami, no? Na magagaling talagang officers natin. Sir Marvin Estigoy, our Vice President for Sales and Marketing. Sir Dennis Santinor, our Vice President for Business Development. Ma'am Ana Cancino, our HRMD Head. Si Miss Tin, ng accounting. Ayan, Sir Nestor Dorian. Ako, masugid dating tagapakinig yan. Kaya ito yung magkikita kami. Ujuday, bakit ganito? Bakit ganyan yung ano mo? Uy, maganda. Oh, diba? Thank you, Sir Nes. Salamat po ulit. Si Eugene Castro Engineer, of course. Eugene Castro. Naku, kung hindi, hindi napapahiram yung mga magagaling yung engineer para makaagapay ho natin sa ating broadcast every night. I'm going to EWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. And of course, thank you kay support din. Ano, syempre kay Sir Braggy Braganza. Yun. Anyway, mga kaibigan, salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay dito po sa ating programang Dear Ate Juday. Salamat din sa mga... Kasama natin sa News Center, si Nahaya, si Abby, si Drusangue, si Jen, si Hannah, si Rashid, si Ariam, si Atiyas, si Maisie, si Micah, si James, si Jessa, sa social media, si Allen, si Jam, si Joanna, si Elaine, si Jello, at si Kimmy. Thank you sa inyong lahat. Sa technical, of course, engineers Jello Pingol, Daniel Tenko, our regular co-pilot, no? Engineer Fred Balamala, Jeric Barreto, Jun Aguba, maraming salamat muli sa inyo, ha? At looben bukas, mga kaibigan, ano, magkakwentuhan tayo sa panibagong edisyon po ng ating programang Dear Ate Juday, Thursday edition. Of course, sino bang makakasama natin? Wow, nagtanong pa ako, eh, no? Abangan nyo si Coach Jojo Echeverry for our Thursday episode. Ayan. Tungkol ho yan. Oh, wala ako ng boses. Naligaya ka, nagkaroon kanina eh, no? Bigla ito nawawala na naman. Oo, tungkol ho naman yan sa pagnenegosyo. Diba? Oh, sunod na. News update. Kasama po si Rashid Locsin. At pagsapit naman po ng alas 10 ng gabi ang alas 12 ng ating gabi, ang musika at balitaan with Director Bert Mozo. Muli, mga kaibigan, ako pong inyong lingkod, ang inyong Ate Juday, Judith Estrada Larino. Nagpapasalamat muli sa inyo at nagpapaalala, mag-ingat po tayo lagi, ha? Bye! See you tomorrow! Dear Ate Juday,